So ayan, ito po mga kahabi yung ating bagong order na light slow jigging rod. Ayan po siya. Ang brand name niya po, ang rod name po ay Old Captain. Napakaganda po mga kaibigan. Hello po, kumusta po mga kaibigan? Mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Ngayon po ay meron na naman tayong bibigyan ng product review. Meron po ako in order dito na isang light slow jigging rod. Ito po siya mga kaibigan, karating lang po niyan kahapon. So ito po ay 1.7 meter na 2 section light slow jigging rod. So yan po. So bago po natin buksan mga kaibigan, ay i-share ko muna sa inyo kung saan ko po siya binili, anong pangalan ng seller sa Lazada, paano ko po siya in order, at para po makita natin yung feature description ni seller sa kanyang online store. So yun po yung ating expectation, kasi pag order po tayo ng item, syempre doon tayo magtitiwala kung ano yung description ni seller sa kanyang binibintang item sa kanyang online store. So tingnan po natin, tapos i-compare po natin doon sa actual. Pag open natin ito mamaya, may compare natin yung ating expectation versus reality para po ma-determine natin kung si seller ay legit. Kung lahat na ipinangako niya sa kanyang store, ay yun yung ating matatanggap. So yan po mga kaibigan. So gagamit po tayo ng Android mobile phone at ipapakita ko po sa inyo through Lazada app kung paano ko po in-order itong item nito. So, shall we start mga kaibigan? So ayan po mga kaibigan, i-click lang po natin yung ating Lazada app. I-type po natin sa search bar ang light slow jigging rod. So ayan, lalabas po sa ating screen ay yung best match, yung mga related dun sa ating search. So hanapin po natin itong fishing professional store. Yan, makikita po natin yung rod na kulay dilaw, yung Old Captain. So i-click po natin mga kaibigan, tapos dun sa parting baba po i-browse natin at i-check po natin kung yung seller na sinusuri ninyo ay kapares ng seller na aking inorderan, para po ma-cut siguro tayo na parehas lang yung item na ating bibilhin. Yan po yung kanyang pangalan ng store, Nia Outdoor, NIA. So mapapansin po natin mga kaibigan na wala pong store badge yung ating seller, kasi siya po ay third party seller ang kategory. Pero trusted ko na po ito mga kaibigan, kasi dalawang beses na po ako ditong naka-order ng fishing rod at quality naman po yung ipinadala sa akin. Kaya umulit po ako sa kanya mga kaibigan, kasi legit po siya na seller. So yan, panoorin nyo lang po mga kahabi ang video dyan na inifi-feature nung seller. Tapos i-adjust natin yung browse feature nya, makita natin na yung pangalan ng rod na kulay dilaw ay Old Captain. Next po natin, makikita natin dun sa kanyang specs sa rod blank na nakalagay talaga yung Old Captain, 1.7 meter. Tapos ang feature niya po sa number 3 ay solid rod, strong toughness, not easy to break. So solid po yun, kaya pinili ko po yan ay matigas po yan, solid. Solid yung tip rod. Tapos yung meron po siyang anti-winding silicone carbide guide ring for rod tip. So maganda po yung kanyang rod tip. Winding reinforcement, deeper joint, more compact and stable. Mahaba po yung kanyang dugtungan at matibay. Tapos ABA comfortable anti-slip handle, lightweight reel set. So maganda po, magaan po yung kanyang handle kasi ang gamit niya ay ABA foam. Tapos matibay po yung reel set, yun yung promise ni seller sa kanyang store. Ayan yung kanyang hitsura, makakita natin yung dalawang version niya, yung spinning at saka yung casting rod. Ito po yung importante sa lahat, yung kanyang product data. So mapapansin po natin na may dalawa siyang kategory o type of rod, spinning at saka casting. Tapos meron pong choice tayo sa length, 1.6 meter at saka 1.7 meter. Yung 1.6 meter po ay ang haba ng dugtungan niya, 95 cm,
105 cm naman dun sa 1.7. Pareha silang extra heavy ang aksyon. Sa 1.6 ay 7 ring guides. At sa 1.7 naman ay 8 ring guides. So parehas po na 15 to 40 lbs yung pound test ng line na pwede natin gamitin. Tapos ang lure weight niya ay pare-pareho siyang 50 to 350 gram. So yun po yung product data ng ating rod na sinusuri ngayon, mga kaibigan. So clarification lang po, mga kaibigan, wala po akong kaugnayan o connection sa seller. Gusto ko lang po mag-share sa inyo ng details and informations about this rod para kung maibigan nyo rin po pag nakita natin sa actual, naibigan nyo rin umorder. So dyan po kayo sa seller na yan order. So pagkatapos po natin i-check, mga kaibigan, yung overview feature nitong item natin sinusuri, ay i-check nyo na lang po yung ano, yung product ratings and review. Basahin nyo po yan lahat para makita natin kung maganda po yung feedback ng mga umorder. So far naman po ay maganda po yung feedback, kaya po ako na encourage na umorder ng ganitong rod. After po ng product and review, yan, tingnan po natin yung highlights, specifications, at saka yung item description. Basahin na lang po natin lahat yan, mga kaibigan. So ayan po, mga kahabi, na-check na po natin yung store kung saan ko in-order itong light jigging rod na ito. So buksan na po natin siya. So ayan po yung packaging niya, mga kahabi. Siya po ay nakalagay sa triangular box. Yan. Magagandaan po dito kay seller, nilagyan niya po ng fragile sticker. Ayan po. Meron siyang fragile sticker. So ibig sabihin po, kailangan siyang ingatan ni courier kasi siya ay delikado, nababasag siya. So yung isa ko pong in-order na rod, yung Red Shark, so wala siyang fragile sticker. So yun po ang mas maganda dito, mga kahabi, sa seller na ito. Buksan na po natin para makita na natin yung ating in-order na fishing rod. Ganyan na kayo, mga kahabi, sa balat ko, ha. Talagang ganyan na po yan. Maganda yan. So ito na po, mga kahabi. Ito na po yung ating in-order na rod. Ayan, oh. So makikita po natin, pagbungad pa lang, makapal yung kanyang bubble wrap. So secure po yung ating fishing rod dun sa loob ng box. Ayan na, mga kahabi. Nakapal yung op, yun. Meron po tayong freebie buhat kay, yan, wala na pong laman. So meron po tayong freebie, mga master, mga kaibigan. Pinadalhan tayo ni seller ng isang, ayan, soft lure. Tingnan po natin. Tingnan po rin itong lure na ito. Yun, maganda, oh, mga kahabi, oh. Ayan, mga kahabi, ang ganda nyo, para siyang white silver. Yun, baliktad pala, yan. So mukha siyang dilis. So paborito po ito, mga kahabi, ng ano, ng mga tambakol, tulingan. Para kasi siyang mukha nung ano, nung pang saliusiw. Ganun po, parang dilis. So tiyak, makasibad po ito ng tambakol o tulingan. Gamitin ko ito pang saliusiw, kaya sa trolling. Salamat po kay seller, binigyan tayo ng freebie na soft lure. Dito muna. So ito na po yung ating rod, mga kaibigan, no? Balot na balot siya ng bubble wrap. Bubble wrap, so secure. Saka makapal siya, oh. Damit yung bubble wrap. Okay. So ito na po siya, yan. Ang kabi, oh. Ito po yung, so tama po yung brand na aking pinili, Old Captain. 1.7 meter po yung aking pinili. Spinning type po ang aking pinili, mga kahabi. Kasi puro spinning po yung aking gamit na reel. So pinagpapalit-palit ko lang yan.
wala pa akong bait caster. Ito. Checkin po natin siya, mga kabi. Oh. Meron po siyang bubble wrap sa ayan o. Secure po, sinecure ni seller yung ating rod tip. Kasi kalimitan yun na nababali sa ano, sa pag-deliver eh. Sa shipping. Yan po yung nadadamage, kalimitan yung ating rod tip. So dito po, may tukod pa siyang bubble wrap. So legit po mga master si seller. Kasi maganda po yung packaging nung ating, hindi po kapares nung in-order ko ka nakaraan, yung binigyan ko rin ng product review, yung Red Shark. So wala siyang ano, wala siyang bubble wrap dun sa ano, sa rod tip. Yun. So dun po sa description, dun sa online na store ni seller, nakalagay po ay anti-winding yung rod tip. So ayan po siya. Tama po mga master, mga kaibigan. Anti-winding. So nakalagay dun ay 1.7 meter po yung aking pinili na spinning. So nakalagay po ay 8 pieces ng ring guide. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tama po mga master, 8 pieces ring guides. Tapos maganda po ang ring guide mga master, 2 foot ring guide. So matibay siya, durable po siya mga master. Mukha siyang Fuji. Fuji yung ating ring guides. Maganda po yung pagkakalagay ng resin. Yan mga master, ang ganda niya. So sa akin po pagsusuri ay siya ay solid. Kaya po siya matibay mga master, oh. Solid talaga siya. Solid carbon. Tapos ayan po mga master yung kanyang product name, Old Captain. Ito po yung tinatawag nating rod specs mga kaibigan. So meron po siyang nakalagay po Old Captain 1.7 meter. Tapos yung kanyang lure weight 50 to 350 gram. Tapos yung kanyang line weight ay 15 to 40 lbs. Yan po. So maganda po ito mga master. Mas maganda siya kaysa dun sa isang rod na in order ko, yung Red Shark. Kasi ang complaint ko nga dun, ang comment ko nga dun is wala siyang rod specs. So paano kung nalimutan natin yung specs dun sa kanyang store? So hindi natin alam. Kagandahan po nito, nakatatak talaga siya sa rod. So hindi po tayo malilito dun sa recommended specs ng ating rod. So perfect po, ang ganda ng kulay, ring guide, kompleto, tapos solid po carbon. Tapos ito po ang kategory niya ay extra heavy mga master, mga kaibigan. Extra heavy po siya, medyo malambot siya ng kaunti dito sa aking isang rod. Ito po mga kaibigan yung aking Red Shark. Yan. Tingnan niyo po ang pagkakaiba niya. Yung Red Shark, tanggalin ko lang yung tip. Yung Red Shark niya ay medyo naka-conceal yung, yan po, naka-conceal yung kanyang tatak na extra heavy. Although maganda po ito mga master, matibay po ito, garantisado na po, nasubukan ko na ito. So dyan po sa aking video makikita nyo yung nahuli ko na 1.3 kilogram na sibungin, yung genuine lapo, tapos yung limang malaking sagisi. So simpleng-simple lang po itas nitong rod na ito. So extra heavy po siya, double extra heavy, kaya talagang matibay. So ito naman pong bagong order ko ay extra heavy siya. So medyo malambot po siya ng kaunti mga kaibigan compared dito sa Red Shark. Yan po, kita naman po yung pagkakaiba. Ito po kasi ay light jigging rod. Ito naman po ay light slow jigging rod. So maganda po siya sa mga slow jig, slow pitch na jig lure. So tingnan po naman natin mga kaibigan yung kanyang rod handle. Turuin din natin yung kanyang rod handle. Okay. Ayan mga kaibigan, no? Yun, ganda. So ito po yung rod handle ng ating Old Captain. N
YA yung kanyang tatak. Hindi ko lang po alam kung anong meaning yan. Kung acronym yan, kung anong meaning yan, hindi ko lang po alam. AVA foam po, ang pagkakaiba niya lang po kay Red Shark, ay ito ay medyo alon-alon. Yan, ang master. Alon-alon, ito ay makinis. So, yun lang po ang pagkakaiba niya. Pero yung kanyang drill set, parehas pong matibay. Tapos, parehas po siya mga master na merong piece of cork sa dulo, sa bat ng rod handle. So, ang purpose po niya na ay non-slip. Ang EVA foam po ay medyo madulas hawakan. Lalo na po pagbasa yung ating kamay. Medyo madulas po. So, yun po ang purpose lagi ng piece of cork sa dulo, sa bat ng rod handle, para po hindi siya dumulas. In case man na mahulas po yung ating hawak sa rod, ay kakapit siya doon. Kasi nakapit po yan eh, kahit sa damit na kapit yung cork. So ito po yung kagandahan niya. Meron siyang ring dito. Hindi ko po alam sa iba kung anong purpose talaga nito. Pero sa akin po, ay kabitan ko po ng tali. Yan. Kasi dito, ang ginagawa ko po dito, wala siyang kabitan ng tali para siya ma-secure, kasi mga kabi hindi po natin maiiwasan na pag tayo nasa bangka minsan napapatungla natin yung ating rod. So pagka nagatarantahan tayo minsan, huhawakan natin yung ating huli, may patong natin si rod, nakapokus tayo dun sa ating huli na isda, pag napitik lang po, nasagi natin ng kaunti, pwede malaglag si rod sa tubig. So wala na tayong magagawa dyan, hindi natin pwede sisirin yung kalaliman ng dagat. So ginagawa ko po, dito ko po tinatali. Ilalagyan po ng tali dito para secure yung aking rod. Malaglag man, nakatali siya po sa bangka. Kunik ko siya sa bangka. So ito, para sa akin po, maganda dahil meron na siyang kabitan talaga ng tali. So secure po yung ating rod. Dugtungan po mga kahabi, 1.7 ang nakalagay ay 105 cm. So mahaba po. Tapos yung dugtungan niya dito sa handle, meron siyang outside protection. So matibay po, anti-crack po yan. Para pag mapersa man, hindi siya mag-crack-crack. Okay, hindi ko po muna isasagad mga kahabi. Hindi pa naman siya gagamitin eh. Ayan, okay. So far po, yung first impression ko po mga kahabi sa rod na ito ay para sa akin po ay perfect. Although hindi po siya maisasabay natin dun sa talagang mga mamahalin na brand, pero sa presyo niya po na ang nakalagay po dyan ay almost 1-1, pero nakuha ko siya ng 990 dahil meron akong voucher at saka may free shipping. 990 mga kahabi. Quality po. Quality po pang light slow jigging. So bakit ko po in order mga kahabi? Santa lang meron na po ako na order na Red Shark na light jigging. So ang unang reason po, pagkasama ko yung aking may bahay, si Ate Gina, ay pinapagamit ko po sa kanyang rada itong aking shadow na medium. Yan po. So ito po yung pinapagamit ko siya sa kanyang mga master pag sumasama sa amin sa bangka. Ang problema po ng medium, yan po, kalimitan po pagka medium pa lang, from ultra light, light, medium light, hanggang medium, kalimitan po ay, ang mabibili natin ay carbon fiber. Yan mga master, o carbon fiber. So medium malambot po talaga yan kasi medium pa lang yan eh. So pag nag-bottom po kasi mga master, hindi na po umuubra yung gamit natin na mga, tawag nito ay, mga olive shape na sinker. Hindi na po obra kasi pag sobrang lalim yung ating pesto, tapos malakas yung underwater current, yung silik, yung agos sa ilalim ng dagat, anod na po itong ganto. So sa medium po, makabe, share ko lang, ang maximum weight po ng sinker natin, ang recommended ay 7 to 28. Ayan po. 7 to 28 grams ang lure weight na recommended sa ating medium.
So pasok po yung ating ginagamit na oval shape o egg head. Yan. Kaya lang po, sabi ko nga, pag sobrang lalim at malakas ang agos, anod po ito, hindi makakarating siya sa ilalim. Maanod siya ng current. So pag gamit po natin, ito po yung ginagamit ko pag nagbo-bottom. Pinakamaliit ko po ay 7 cm. Ito po yung sinasabi ko dun sa akin tutorial na 16 mm na steel bar. Kinat ko po siya ng 7 cm. Nilagyan ko ng tornilyo, pinawildingan ko doon. Ang weight po nito ay 105 to 110 grams. So ito po yung pinakamaliit kong gamit. Pag ikinabit po siya dito, mga kaibigan, ay yan, medyo lundo na po ito. So pag naka ay pag malakas po ang pag malakas po ang current, malakas ang agos, dinadagdagan ko ng 8 cm. Ito po ay 125 to 130 grams na ito. Lalo pa po malalim talaga at malakas talaga yung current, 10 cm, ayan, 165 gram po. So pag kinabit natin dito sa ating medium, lundong-lundo na po yan. Ay mahaba pa yung ating rod, ang hirap pong gamitin. Nakalundo na yung rod, tapos may sumibad, halos hindi na natin mabigwas kasi baka maputol yung ating rod. So yun po ang kaibahan nung pag magbubutong po tayo, ang gamitin po natin ay yung light jigging na rod. Kapares po ng mga ganito. So ito po yung papagamit ko kay Ate Jane na pag sumama siya sa aming boat fishing adventure. So matibay po siya. At ang isa pa pong purpose ko nito ay paggamit ko naman siya sa slow pitch, light slow pitch lures. Ang gamit ko lang po ay up to 150 gram. Para light pa lang siya. Ito po ginagamit ko sa fast sa light lures na fast jig 150 grams. Yan po yung nakahuli ng ating sibungin. Ito naman po ang gagamitin ko sa slow pitch. Para po may lundo yung dulo, medyo lalaro po siya ng kaunti sa ating lure. Slow pitch light jigging lures. Yan. So yan po ang reason kung bakit in order ko siya, mga kaibigan. At kung gusto niyo pong para po sa mga para po sa mga newbie angler na gusto pong mag-try ng bottom fishing, mas maigi pong ito ang ating gamitin, mga kahabi. Kasi mas malambot po siya, ay extra heavy ang kanyang action. So yung maliit po na bite, maliit na sibad, kaya mas kaya pong i-detect nito compare po dito sa rod ko na Red Shark. Mas matigas po ng kaunti ito eh. So yung napakaliit na sibad, minsan hindi ko nararamdaman dito. Kaya po medyo hindi ko siya nare-recommend sa newbie angler. Mas maganda po itong gamitin, mga kahabi. So ayan, ito po mga kahabi yung ating bagong order na light slow jigging rod. Ito siya. Ang brand name niya po, ang rod name po ay Old Captain. Napakaganda po mga kaibigan. So sa mga gusto po na, lalo po sa mga newbie pa lang na gusto mag-try ng bottom fishing, inire-recommend ko po itong rod na ito. Mura lang po siya kasi sa ganito pong kategory ng light jigging rod ay medyo mataas na po ang presyo pag titingin tayo dun sa branded. Pero ito po, kaya po binigyan ko ng product review, natutuwa po ako, mga kaibigan, kasi mura lang siya, tapos yung quality niya naman po ay sigurado magagamit natin ng maayos. So sa bottom fishing, sinisigurado ko po na maganda po siyang gamitin. Sakto po siya sa ating mga ginagamit na weights, sinking, sinker, sa mga mabibigat na sinker na ginagamit natin. Ayan. So kung gusto niyo po, mga kaibigan, more than ng ganitong rod, ayan po, ibinahagi ko sa inyo ko yung pangalan ng store. Wala lamang po ako, mga kaibigan, ng link kasi hindi po ako connected sa seller. Pwede po kayo order dyan sa binigay natin na pangalan ng store sa Lazada. So yan po mga kahabi, yan lamang po ang may babahagi ko sa inyo sa pagkakataong ito. Salamat po sa inyong matiyagang panood at pagsuporta sa aking channel. Sana po sa mga susunod pang pagkakataon ay magkaroon pa tayo ng mga produkto
na bibigyan natin ng product review, iba po kasi yung actual na makikita nyo na hawakan kaysa yung order natin sa online na hindi pa natin nakikita yung actual na itsura ng produkto. Ito po, actual na actual yan mga kahabi. Yan, napakaganda po niyan. So salamat po sa panood mga kaibigan, mga kahabi. Basta't lagi po natin tatandaan na munting kalaman ay napakahalaga kung ibabahagi natin sa iba. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.